Ma'am Cheryl, magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Rocky. Bakit kailangan po natin ipa-DNA yung bata? Kasi sir, nagpunta po ako dati doon, sir, sa Provost. Tapos yung sabi nila sa akin, sir, wala po daw ako ipaglaban doon kasi hindi niya po daw apelyido do. Tapos sabi nila, sir, mag-DNA test daw kaya lang, sir. Wala naman akong pera na magagamit, sir. Tapos wala, pinanganak ko siya, sir. 7 months, hindi na siya nagbigay ng support. Ako lang po nagpapaaral, nag-abroad ako, sir. Tapos yung hinabol ko siya, sir, paulit-ulit akong hinabol ko siya. Binabaliwala niya talaga ako. Ang sabi niya, sir, kahit saan ka man magpunta, sabi niya sa akin, kasi hindi ako nakapirma ng birth certificate niya. Wala kang habol sa akin kasi i-deny ko yan na hindi ko anak. Tapos yung... Pero nagka-relasyon po kayo? Opo, sir, ako yung first live-in niya dati talaga, sir, bago siya naging nagpakasal ngayong asawa niya ngayon. So... Nung pinanganak po yung bata, alam niya na anak niya. Yes po, sir. Nadala... Pero bakit di niyo po nilagay yung pangalan niya? Kasi sa... sir, yung pagpanganak ko, wala siya, sir. Yung that time, sir, wala siya. Na-assign siya sa Hulusulo. Tapos yun, yung nanganak na ako, pumunta na ako sa kanila, sir. Kasi nalipat na naman siya dyan, party sa Cotabato, sa Awang. Dinala ko na yung bata sa kanya. Tapos yung sabi niya sa akin, mag-uwi ka lang muna doon sa inyo, sabi niya, kasi yung bata, kawawa, mag-iisang buwan pa lang, sabi niya, kasi sabi niya, uuwi naman ako doon, sabi niya, kaya inuwi ko yung bata, sir. Tapos yung hindi ko na nalaman, sir, na nagpakasal na siya pala, sir, sa ngayon yung asawa niya na yan. Tapos dinideny niya, sir, na hindi daw kami nag-live-in partner. Paano, sir, sabi niya, hindi kami nag-live-in partner? Nakapunta nga ako sa kanila na lugar, sir, sa President Quirino, sa Katiko. Tapos dinideny niya yan lahat-lahat, sir. So, dinideny niya, sir, na ano daw, hindi niya anak. Okay, pero ina-admit niya nagka-relasyon kayo? Opo. Okay. Si Rachel Happy, itong anak niyo. Opo, sir. Hi, Rachel, magandang hapon. Good afternoon po, sir. Okay. Nakapag-usap na kayo ni Sargento Randy Kakam? Hindi pa po, sir. Ni minsan din mo siya nakausap? Hindi, sir. Hindi pa kayo nagkaroon ng communication? Wala pa, sir. Okay. Pero matagal na sinasabi sa inyo ng mama mo na ang papa mo ay si Sargento Kakam. Opo. Wala kang nakita mga komunikasyon na itong mula kay Sargento at sa mama mo na magpapatunay na sila ngayon nagkirelasyon? Wala po, sir. Okay. Sige. Colonel Louis De Maala, spokesperson Philippine Army. Magandang hapon po, Colonel Louis. Yes po, sir. Magandang hapon din po. Meron po kaming complainant dito, Colonel, all the way from Cotabato. Inareklamo niya po si Sargento Randy Kakam. Inadmit naman ni Sargento Kakam na sila ay nagkaroon ng relasyon before. And then itong complainant namin, sabi nagkaroon sila ng anak. Ngayon 22 years old na yung bata. Gusto sana magpasuporta. Kaso ang sinasabi ni Kakam, hindi raw niya anak tong bata. Is it okay, Colonel, kung i-request natin dito kay Sargento Kakam na magpa-DNA test para mapatunayan kung sa kanya ba o hindi itong bata? Yes po, sir. Immediately after this call, sir, I will call yung 6th Infantry Division dahil doon naka-assign itong si Technical Sergeant Kakam. Opo. At para ma-inform na i-request natin siya na mag-undergo ng DNA test. Ayun. To confirm kung kanya nga itong anak. Sige. Ako na pong gagastos doon po sa DNA test. Kami na mag-sponsor noon. At kapag napatunayan, sir, na anak siya po talaga itong bata, ano po yung susunod na procedure na gagawin po natin na pwedeng gawin ng Philippine Army? Yes po, sir. We will invite po yung nanay to file a formal complaint para magkaroon po ng tinatawag natin na classy allotment. Para talagang regular na yung magiging suporta dito sa kanyang anak. Ayun naman pala. O sige po, first things first, ipapadinay test po namin ito sa tulong po ninyo, itong bata at saka itong si Technical Sergeant Randy Kakam. Very, very many thank you. Ayan. Kay yes, Colonel Louis De Maala. Yes po sir, makakasa po kayo. Mabuhay po kay Colonel. Thank you po. Ma'am, good news. Nakikinig ka pa, Rachel? Hello po, sir. Good news ito. Ikaw at yung papa mo ay DNA test and then tingnan natin yung result. Pag lumitaw sa result na positive, ikaw talaga ay anak ni Technical Sergeant Kakam. Narinig mo naman, sabi ni Colonel Louis, gagawa sila ng proseso na para makatanggap ng allotment mama mo. Okay? Opo, sir. Sa iyo.
Okay na po yun, ma'am. Saan pa kayo galing niya? Sa Montalban po ako, sir, na nagtuloy sa pinsan ko. Okay, pero galing pa kayo ng ano niya? Mindanao, Cotabato, sir. Cotabato. Sige, ibabalik po namin yung pamasahe mo. Salamat, okay, sir. Okay na po yan. Okay. Salamat po, sir. Thank you. Yung DNA test, pabilisan natin. Okay, salamat, ma'am. At salamat sa'yo, Rachel. Magandang hapon sa inyong dalawa.